It's showtime. Matunog ang balitang lilipad sa GMA 7. Halos si isa ang pinag-usapan ng mga entertainment press sa media conference ng GMA 7 noong Biyernes, March 15, 2024. Totoo bang lilipat na sa GMA 7 ang kapanya noon time show na It's Showtime? Ito kaya ang tinutukoy ni Vice Ganda na magandang balitang sinabi sa kanya ng management. Ilang kapuso executives ang tinanong tungkol dito pero wala silang taisagot dahil wala raw silang alam. Pero ang isa sa narinig ng Pep Troika noon pa man ay inayos na raw ng Business Development Department 3 ng GMA 7 ang noon time show na ipapalit sa time slot ng tahanang pinakamasaya. Ang Business Development Department 3 ang gumagawa ng All Out Sundays, TikTok Lock at iba pang variety o musical shows ng Kapuso Network. Tinanong ng Pep Troika ang ilang taga BDD3, wala rin silang maisagot. Naintindihan naman ng Pep Troika kung ayaw muna nila magsalita. Pero ang may nagsabi ring posibleng tutuuin ang balitang ito tungkol sa It's Showtime. Abangan na lang daw natin. Sa kasalukuyan ay napapanood ang It's Showtime sa Pamilyang Channel at sa GTV, ang subsidiary channel ng GMA 7. Tamang-tama naman na nasa media ng GMA 7 ngayong araw ang ilang cast members ng gag show na Bubblegum na sina Paulo Contes, Charis Solomon, Bitong Sumaya, Boboy Villar at Cocoy De Santos. Lahat sila ay naging co-host ng tahanang pinakamasaya. Hihingan sana sila ng reaksyon sa balitang ang It's Showtime ay ipapalit sana si Bakilang Noong Time Show. Pero pagkatapos ng question and answer portion ay kagad silang ipinasok sa dressing room. Hindi na sila inaalaw na ipa one-on-one interview. Kinulit pa rin si Paulo pero hindi siya pinagang magsalita. Ani ni Paulo, confirm na ba? Pag confirm na talaga, doon niya daw siya tatanungin. Sa pagtatanong-tanong pa ng Pep Troika, may ilang kontrata sa ideyang ito, kaso nila. Talo lang daw pilakas ng GMA 7 ang artist ng EBS-CBN. Nawalan man sila ng prangkisa, pero namamayagpag pa rin ang mga artista nila. Kung kukuha man daw ang kapulian ng time show ng Kapuso Artist, tiyak na magiging support lang ang mga ito sa main host na sina Vice Ganda, Ann Cortez, Vong Navarro at Kim Chu. Bukod sa Bubblegum na nasa 29th year na, inannounce na rin sa media co ng GMA 7 ang second anniversary ng family feud ni Ding Dong Dantes next week. Nandun din ang ilang na runners ng Running Man Philippines 2 na sina Michael Diaz, Cocoy De Santos at Boboy Villar. Magsisimula na raw ito sa Mayo 11 at 12. Mas pinalakas din ang iba pang programa ng GMA 7 na Pipito Malaluto, Fast Talk with Boy Abonda, I Believe, Amazing Earth at The Boboy at Dekla Show. Agi ito ng kanilang bagong campaign na Basta Sama-sama, Best Time Ever. Parang kailan lang nawagas ang kubugan ng It's Showtime sa ABS-CBN at It Bulaga sa GMA 7. Nawala ng prangkisa ang Kapamilya Network na punta ang It's Showtime sa TV5. March 1, 2023, nang ma-blind item ng PepDot page ang malaking pagbabago sa landscape ng local noon time shows. Umalis sa It Bulaga ang legit na barcard sa pangunguna ng mga institusyong sina Tito Vic and Joey. Nagkaroon ng bagong set of hosts ang revamp It Bulaga. Noon pa man ay pinahiwatig na ang PepDot page na ano kaya kung ang It's Showtime ay mapunta sa GMA 7 at ang It's Showtime ay mapunta sa TV5. Kumbaga magpalit ng studio ang makaribal na noon time show. Ayon nga at kinuha ng TV5 ang TBJ na nagkaroon ng EET sa kapatid network. Ang It's Showtime ay sinalo ng GTB na affiliated sa GMA Network. Pawi ng TBJ ang title na It Bulaga at iyon na ang naging title ng show nila sa TV5. Ang revamp It Bulaga ay naging tahanang pinakamasaya, tagapagkuhan ay naging tahanang pinasara. Kung totoo itong nababalitang paglipat muli ng It's Showtime, ano kaya ang negosasyon ng Kapamilya Channel sa GMA 7? Maganda kaya ang presyo ng block time na ibinigay sa kanila? Totoo kaya ang 75 million amount ang singil ng GMA 7 sa tape incorporated kaya pumayag silang isibakin ang tahanang pinakamasaya? Kayo, anong masasabi niyo sa balitang ito? I-comment din sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe.